Hello, kumusta kayo? I hope you're okay. I hope you're doing fine. Meron tayong NMAX dito. Pinapagawa yung panggilid. Panggilid na naman. Upgrade natin yung panggilid niya. Pag-aaralan ko pa rin to. I hope meron akong ma-share sa inyo. At meron kayong matutunan. Okay. Simulan na natin. Ito, meron tayong mga pyesa ng panggilid WF na pulley set, Aerox NMAX pulley set Motul Scooter 40. Ito, meron din siyang TSMP torque drive, WF center spring, Aerox bell and clutch set. Ayan, dami niyang pyesa rito. Ano pa ba? Ayan, kabit natin lahat yan, tapos check natin yung performance. Okay? Pagpunin muna natin ang cover sa dalawa. Check na rin natin ito. Tanim, dalawang G's. Slide lang. Ito lagi isa yung dawel. Air filter. Linis pa eh. Tira pang guhit. Nilalampasan niya yung sa ilalim eh. Siguro na sobrang kagadok ng piga. Sa likod. Ayan, lubog siya. Pero okay lang. Ganyan ang kabit. May malaking washer. Mayroong conical washer. Tsaka pulley nut. Antay pa. Laki ng bushing. Unang washer sa likod. 2DP. Stock pa ata to. Bell niya. Kapal. Lining. Belt. Bago pa eh. Masasagad natin yung sampan ng belt. Parang delikado eh. Kasi ano, sagad na. Sagad itong backplate dun sa stopper. Okay lang din hindi sumagad. For safety. Sukat. Nakabuka yung pulley, 42mm. Nakasara, 25. Bola, 13. Times 6. 78. Stock bola, 78. Ito ilalagay ko. WF pulley. Ay pink. Bagay ba? Pink and blue. WF. Wind Factory. Made in Taiwan. Natin lock. 14. Ayan, 14 siya. Ang drive pace. Pulley set niya. WF 0 na, may 0. 11 grams. 66.1 lumampas ah. Kanina 25 eh. 25.42. Ngayon 43, mas maluwag siya. 43 pag sarado. Kanina 25, 26.5.
26.5. Sa stock torque drive, sigurado bababa yan. Pinky. Try muna natin dito sa stock. Tayo paluwag. Meron din tayo nito. Bell clutch set. Clutch niya pink, syempre. Pink. Malapad yung clutch ni stock. Bell. Natin. Timbangin. Stock bell. 15.5 WF bell 671.0 grams. Grabe, 671.1. Gaana sa clutch. Sasalpak na lang natin to. 39. Stock clutch set, 1 kilo, 10.96.2. Ito naman, 10.36. Merong mga 60 grams. Mas magaan to. Ito yung M315. Sagad, lambot. 1,000 na ano, JBT 1,000 stock 1.5. Masyado matigas. Saka na natin lagay itong ano, 1.5. Meron pa tayo isa component dito, stock torque drive. Sagad, ayan, sagad 43. Papalitan din natin yung torque drive. Lituin na natin. TSMP torque drive, half torque drive. Iba-ibang slot. Ito straight. Ito straight slot. Ito curve. Sukatin ko muna yung degree niya. Hindi masyadong accurate kasi tiningnan lang natin. Kumbaga tantiyameter eh. Tantiyameter. Ngayon no? 50 degrees. 50 yung straight, yung curve. 75 yung ilalim, pero ano siya, yung smooth yung curve niya, kaya ano to eh, hindi yung sharp yung curve eh, gano'n, kaya iba-iba. Yung pinakababa 75, pinakataas 45. 50 degrees yung straight niya, tapos 75 45. Okay, pa bago pa grass ang malabnaw. Tignan yung merong talsik doon eh. May mga talsik. Stock degree ng torque drive, tantiyameter, 45 degrees. Ito, nagyan ko lang na reference ha. Pinakasara, pinakasara, eskwalahin ko na.
Yan, may mark tayo dyan, ha. Yan, stock. Pinakabuka. Kanina. Ito yung nakasara. Bubuka natin, tsaka natin sukatin uli. Yan, ha. Ayan, yan, yan ang travel ng stock. Torque drive. 5.5. Bali, 55 pala. Okay. Ito naman, ito papalit ko. Timbangin? Siyempre. Stock torque drive. 560. WF. TSMP pala. 504. Lahat na ng panggilid natin na lightened na. Anong epekto? Nalagyan ko na dun sa groove. May groove dun sa loob eh. Oh. Nando sa loob yung pondo ng grasa. Saan natin lalagay? Saan nyo gustong lagay? Sa straight muna. Kasi kukumpare natin yung kaya sukat ulit. Initial natin, ito. Squala. Ito nyo. Pinakabuka. Binuka. Ayan. Oh, bigos ah. Virgin. Virgin pa eh. Ito. Nilagay ko lang sa straight yung ano ah, groove ah. Sana nakuha na ng video. Parang natumigil yung video ko eh. Hindi ko napansin eh. Okay. Okay. Tuloy tayo sa ating analysis. Analysis ng torque drive. Yung TSMP, meron siyang dalawang slot ng curve. Meron siyang dalawang groove sa loob. Isang 50 degrees na straight at saka 45 degrees at 75 degrees na curve. Yung 45 degrees pare siya ng stock. Ito yung sa stock. So 45 degrees yung stock. Minesure ko yung travel nung opening at saka closing ng stock. Ito ano siya, 55 mm ang ano niyan, travel mula close hanggang opening, 55 mm. Yung TSMP naman, yung straight niya 50 degrees siya. Ibig sabihin mas mabigat siya. Mas mabigat yung slope niya kaysa dito. Ito kasi 45 siguro naman maintindihan natin na yung angle mo maliit, mas magaan. Para kang umaakit na hagdan eh, 'di ba? Pagka matarik yung hagdan, mabigat akyatin. So, itong 50 degrees mabigat 'to. Mas mabigat akyatin itong 50 degrees. 'Yun ang ano noon, mas bibigat siya. So, pangit pala. 50 degrees siya eh. Pero doon ko nilagay kasi yung travel niya, ito ko sinukat kanina. Ito, makikita nyo ha. Yung reference natin na stock, nag-travel yung torque drive from closing to opening, fully closed to fully open. Ito yung stock reference, pumunta rito, ito yung 55. Tapos yung TSMP straight groove, ito 59. Mula ron 59 mm. Pero yung curve ng TSMP na combination of 45-75 degrees, ito lang trinabel niya. Napaka-ikli. Ang bilis mong makakarating sa taas. Ibig sabihin, no, masyado matarik. Mabilis ka nga. Halimbawa, ano, kumpara mo yung hagdan. Yung hagdan na, ano, na ang slope niya ay mababa, magaan tayong umakyat. Kahit takbuhin natin yun, pwede, di ba? Yung hagdan, ganyan yung hagdan. O, ito na lang.
meron tayong hagdanan na ano na 45 degrees. Hagdanan natin 45 degrees, ganyan. Siyempre, magaan yan, tumakbo. Ginawa natin, hindi pala, ito pala 45. Ayan yung hagdan natin, 45. Kaya nating tumakbo, di ba? Gawin natin 50, mas matarik, mas ma-stressful. Kaya lang, yung ginawa nung ano, 75, grabe sa tarik. Hindi ako makapaniwala ron, ha. So, kaya maikli, naakyat niya kagad. Pero yung 50 degrees ni ano ni TSMP, kaya siya mas malayo kasi di yung sa ano rin sa opening and close mas lamang tong ano, mas lamang ito. Mas mahaba yung ano butas siguro. Kaya ang travel niya mas mahaba ng 4 mm konti. Mas mabigat lang siya pero mas mahaba. Mas dudulo pa. Kasi bumuka pa eh. Mas bumuka pa siya, mas lulubog pa yung belt natin dito. Mas lubog yung belt na to. So, pag sumarado naman, parehas lang. Parehas lang ni stock. Parehas nga ba? Sinukat ko eh. Hindi pa. Hindi pa nasusukat. Sukatin ko muna. Ang close niya, si stock kanina kasi 25. Ngayon, 20, oh, liit na. 23 na lang. Grabe ah, 23 kanina. 25 sa stock ngayon, 23 na lang. Sigurado, sampa yung ano dito. Sampa yung belt dito. Pinakabuka niya. Hindi. Pinakabuka niya. 43. Parehas sila. Parehas ng stock. 43. Ang nadagdagan ng 2 mm yung sarado. Ganyan. So, dapat umangat yung belt natin dyan. Kabit na natin to. Sa straight ko lang nilagay, ha. Okay. Kapit na natin tong torque drive natin pero lilinisin ko muna. Kasi hinawakan ko, nalagyan ng grass eh. Ang ganda pang linis to. Dito nilagyan ko ng seal. Beta gray lang naman. Meron siyang 45 to 75. Tsaka straight na 50 degrees. Mas mabigat siya 50 degrees eh. Stock na lang. Let it stock. Kasi ito masikip eh. Hindi ko siya papasok ng ganun. Maluwag. Skip. Tingnan natin mabuti. Di ubra. Malaki to. 59. Ito na lang tayo. Ito na lang. Stuck na lang. Gamitan uli natin ang foot power. Yan ang suwabe. Yan. Tingnan natin ang kasakayan natin. Apply pa rin natin ng pressure yung paa natin. Kapal yun. Pero ito ka natin.
Pink, si Pinky. Check natin yung belt, inspection natin, tsaka linisin na rin. Sariwa pa yung belt. Yung belt natin may direction yan, ah, ng rotation. Ganda, di ba? Pink. Pink. Pretty in pink. Tsaka natin ganoon. Okay. Pasok. Si Pretty in pink. Bells. Lola bells. Untight muna. Suwabing-suwabi pa. Ipita natin ang bell. Kailangan natin ng deep socket. 24. Okay. Grita, grita. Hindi rin sumagad. Sakto lang sa akin yung tension. Ito yung sampay. Pwede na yan? Wala isa. Yan. Pinakamahaba ito. Sa gitna. Oh, may dowel. Misin na natin itong tali. Swabe ng konti ito. Papalapatin pa yung lining. Okay. Pwede na ito. Test drive ako, mas gumanda konti, gumanda ng konti yung takbo, gumaan kasi yung bola, nagkaroon ng konting RPM, nalalambutan ako sa center spring, kumakagat ka agad pag piniga ko yung throttle, kumakagat ka agad, parang nabibigatan siya eh. Parang nagsisigunda ka agad eh. Gagawin ko, gagaanan ko ng konti. Meron pa akong isang bola. 10 grams. Tapos yung center spring pwede kong tigasan. Pero ito muna, bola muna. Okay na yung takbo eh. Pang racing. Pang racing ang setup nung ano eh. Magana flyball. Kung sa city driving maganda to. Maganda yung take off eh. Malakas yung arangkada niya. Magaan. Pag nakalabas ako, titesting ko kung okay ang takbo sa duluhan. Pero sa ngayon, ito lang. Makikita lang natin kung maangat yung belt sa pulley. Pero hindi naman yung indication na matulin. Hindi umaangat ng sagad yung belt. Pero kailangan matesting pa rin natin ang top speed sa kalsada. Mahirap yung dito lang eh. Bitin eh. Okay, sinukat ko. Ito yung 2DP na pulley stock. WF na pulley. Pagka nakasarado, pag nakasarado yung pulley, 25 si stock, 26.5 si WF, mas maluwag pag nakasara.
Yung nakabukas naman, ayan, nakabukas yan. 43, 42. Mas maluwag to. Mas maluwag to. Mas maluwag to. Dapat bumaba ito. Yung bell naman, magaan yung bell ni ano. Magaan to compare sa stock. Yan ang sukat to. Stock. 815.5671 itong WF. Yung clutch yung nasa loob, o, 1 kilo. 1096 grams compared to 1036. Mabigat yung stock. So lahat ng kinabit namin dito lightened, pati bola 10 na lang nakalagay. So, pag nag-road test malalaman yung overall performance ng panggilid. Kasi dito hindi ko maano eh. Maraming humps. Stock 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung NCY 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parehas lang sila ng turns, pero mas mahaba ng konti ito. Konti lang idadagdag nito siguro dito. Kung 800 to, ito siguro 1000. So tama lang yung ano, yung rating, spring rate palagay ko. Ito ngayon ang susubukan ko dito. Try ko to dito. Tatry ko ulit, dagdagan ng 1 gram ito. Backplate pink. Makapal yung lining eh. Kaya kumakagat ka agad to. Kaya makapal yung lining. Pero mag-uupo din yan. Mas matigas na yung ano nito ngayon. Center 1000. Ngayon yung lubog. Ganun pa rin. Tumigas ng konti. Meron akong tatlong spring dito. 1000 JNM, 1000 TWH, tsaka stock PCX. Haba. Ito, kakalasing ko to. Galing ko tong mga pin sa dalawa, tatlo. Lagyan natin sa curve. Sa dalawa. Look. Alright. Ito kung makikita, ito yung straight na groove. Nilagay ko sa curve, ganun. Kunting tap. Kasi yung mga sobra dito, tatalsik to. Okay, para sigurado. Wet wipes. Ang linis ng puwet. Para dito sa loob. 1,000. Pwede rin stock eh. Ang tight lang muna. Para siguradong hindi tagilid. Tapos pressure lang ng pa. Papakan to para hindi na pwersa yung thread habang hinihigpitan. Kumakapit pa rin yung lining.
dito para maupod. Kaya bibili ko kay Mickey nung ano eh. Trimmer. Yung bell niya, trimmer din. Pang trim ng ano, lining para hindi ganyan. Kaya nagda-dragging kasi kumakagat ka agad eh. Okay yung tension natin. Ito yung belt natin. Okay lang. Lubog ng konti. Sakto lang yan. Hindi naman okay yung sumagad din eh. Hindi na wala ng contact. Kasi ayun na yung, ano yun, bilog na yun eh. Kung lumampas yun dun, hindi nalapat. Palit muna kami ng bell. Kasi kanina, okay yung paon. Bitin yung dulo. Parang steady na rin yung dulo eh, no? Wala ng dulo, pang cruising. Kalmado. Sa PCX. Ito, PCX. Center spring. PCX. Pag-pedress. Kayang-kaya, lakas ng kamay ni Mac eh. Malaki pa yung spring. Malaki pa yung gap. Hindi pa siya nagbabind. Bitin there. Bitin si Mac. Saka yung ano, yung lining niya di palapat. Oh, kailangan ito matrim eh. Bago pa yung kapal eh. Wala. Testing na ulit. Naging mahiyaw. Baka na nga siya ngayon eh, mas madulo. Testing yun. Kasi sinabayan kita eh. Sa rib mo, sa sarib ko. Oh, wala ka na, lumalayo ka na sa akin eh. Hindi ka tawad kanina. Try mo. Marib siya eh. Oo nga. Naging marib kasi matigas eh. Maganda na ano, umawir. Oo. Uwibigay agad eh, dire-diretso eh. Yung kanina, relax. Oo. Ito may power. Hindi ko tinutod eh, tatakot ako eh. Mahirap na. Testing, ito na siguro. Wala nang dragging. Ito na siguro yung set namin na maganda. Kasi wala nang dragging. Wala nang dragging. Wala nang vibration. Sakto, pero magbibigay ang mabilis. Sakto, hindi sumusog to. Hindi tawa, hindi sumusog to. Smooth lang yung takot.
po niya. Pero matulip din. Okay na, okay. Kahit yung magaan lang, oh. Ganyan lang, oh. Kasi dati, nanginginig yun. Saka maabot lang ng 60 ganyan. Para sa akin yan ang ano ko. Hindi yung ano. Mabigat ka si Mako. Ito na, kinuha na nangyari. Testing nga, hataw. Sige nga,